Alright, Elas Vlog. Okay, reaction video tayo mga kaibigan. Dito sa nagtitrending ngayon. Ito na nga, mga abusadong pulis SAP ng Pilipinas, ginisa sa pandinig ng Senado. Ito na. Pulis ng Pandibulacan na nang aresto ng... Ginisa sa Senado mga pulis ng Pandibulacan na nang aresto ng di naka-uniforme at walang search warrant. Nag-init din ang ulo ng ilang senador sa pagtangging sumagot ng ilan sa mga dawit na pulis. Ayan mga kaibigan, ginisa sa Senado. Ang balitang yan si Mean Dos Baños. Sa CCTV footage na ito nakuha noong August 12, 2023, kita ang sunod-sunod na pagdating ng mga lalaking iyan na nakabonet sa bahay ni Rodelio Vicente sa Pandibulacan. Sa sunod na kuha ng CCTV, nagkaroon ng komosyon ang isa sa mga lalaki at si Rodelio na nakahubad. Nahagip din sa CCTV ang isang nakabonet na galing sa bubong ng bahay. Ilang saglit lang, muling nagkagulo. Isang nakapulang t-shirt naman ang sinapak ng nakabonet. Ang mga sumugod at nanapak na lalaki sa video, pulis pala. Ay naku, ganun, hindi na kayo na i-form, nakabunit pa. OMG. Oh, ito, continue lang mga kaibigan ha. Naulit ko, reaction video lang tayo. Ito na, umano ang mga abusadong pulis sa Pandibulacan, ginisa sa pandinig sa Senado. Sa pagdinig sa Senado, isinumbong ni Rodelio ang illegal na pag-aresto sa kanya at sa kanyang mga anak ng mga pulis sa video. Nag-isa ang mga opisyal ng Bulacan Provincial Police Office matapos masita na hindi naka-uniforme at nakabonet ang mga pulis. Wala rin silang hawak na search warrant. Sagot ng Bulacan PPO, mga asset sila na maghahain ng search warrant laban sa isang Elmer Conque. Nako, Diyos mo, Marimar. Violation nyo pag hindi naka-uniforme. Umano mga abusadong pulis sa Pandibulacan, ginisa sa pandinig. Tataguraw ang suspect sa bahay ni Rodelio. Si Rodelio, nanlaban daw ng makaharap ang mga pulis. Pero kwento naman niya sa pagdinig. Sabi niya, mga pulis kami, ba't nyo pinatakas yung hinaharap nila? Pero sir, nakasibig lang sila, no? Opo. At nakabonet. Opo. Pero hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo? Wala, kundi po namin sila na yun eh. Tumanggi namang magsalita sa pagdinig si Police Lieutenant Michael Ray Bernardo, Chief of Intelligence ng PAN-DPNP na nanguna sa operasyon. Bagay na ikinainis sa Senator Raffy Tulfo. Sir, I opt to invoke my right against self-incrimination. Yung biktima ang makukulong pa ng 10 oras. Sana ma. Kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima. Nagalit na mga kaibigan ha. Si Senator Raffy Tulfo ay nagalit na. Kapal na mukha mo. O, ulitin natin. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga. Bibiktima nyo pa sa pamagitan. Ipakukulong nyo. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kwento ko na, nakapunit mga hinay upak na to. Bukod kay Rodelio, inaresto rin ang isa pa niyang anak na si Julius na pumunta sa presinto para hanapin ang ama. Ako ganon. May violation nga yan, ha? Dapat kasi ang pag-aresto ng tao dapat may search warrant. Ganun. Okay, continue lang. Maabot pa raw ng isang linggo bago nakalabas si Julius matapos makapagpiyansa. Ano po itong nandun po ba talaga dinala sa atin? Tapos, ginawa po nila, binitbit po nila ako. Ibig sabihin, nagbisita ka lang, binitbit ka na, diretso kulungan, OMG. Okay, kaya pala ang title nito. Mga abusadong pulis sa Pandibulacan, ginisa sa pandinig sa Senado. O, continue lang. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ngayon din mabit mo alam kung bakit, ha? Tadbil ka. Puro, ano kaso? Direct assault po. Ako. Nagkipagsutukan ka sa mga pulis ko sa lokalisasyon? Magagawa mo ba yan ng lalaki na makatawag po niya? Pero nanindigan ang mga pulis sa crime scene nila inaresto si Julius. Kanya pa po kami sir, malapit lang po din sir. Lamnak lang po yan sir. Tapos? Sumunod po siya, kaya po siya inaresto namin, sir. Inaasol pa po. Wala pa po yan doon nung nandun po kami, sir. So, ano totoo? Diyan kayo inuli sa unahan o sa estasyon? Sa estasyon po. Pumayag na sumailalim sa polygraph test. Ganun, may nagsisinungaling pa ganyan. Ulitin natin, oh. Inaresto daw doon sa ano, pero sa police station. Okay, sir. So, ano totoo? Diyan kayo inuli sa unahan o sa estasyon? Sa estasyon po. Pumayag na sumailalim sa polygraph test ang mag-amang Vicente at ang mga pulis sa sangkot. Kung ang National Police Commission naman ang tatanungin, mali ang proseso ng paghain ng search warrant ng Bulacan Police sa kasong ito. Yun nga, mali nga. Kaya ngayon mga kaibigan, ay ginisa sila sa Senado ni Senador Raffy Tulfo at Senador Bato de la Rosa. Okay, maliwanag dito, nagginisa.
Dapat dala-dala nila yung uniformadong PNP officer at yun ang pagsaserve nila. Kasi kung intelligence yung purpose nila, hindi sila yung mag-a-arrest. Dapat merong arresting officer talaga na nakasuot ng uniforme at merong body-worn camera. Tama nga naman. Okay? Kasi nga baka mamaya ay nakabunit lang. Walang uniform na pulis. Pumapasok sa bahay mo. Bago sinabihan ka na arestado ka, eh, masasama ka kay ano? Siyempre, mukhang diskumpiyado ka kasi nga hindi naka-uniform eh. Medyo mapwede itong mga nag-iimbestiga sa Senado. Ayan, oh. Anong rason? Bakit ito ka? Ngayon, di mo ako alam kung bakit. Ha? Tagbil ka? Ano ka ito? Direct assault po. Nagkipagsuntukan ka sa mga polis doon sa lokalisasyon? Magagawa mo ba yan? Ang lalaki na papatawa po niya. Pero nanindigan ang mga polis sa crime scene nila inaresto si Julius. Nandiyan pa po kami sa malapit lang po din, sir. Laknak lang po yan, sir. Tapos, sumunod po siya, kaya po siya inaresto namin, sir. Inaasol pa po. Wala pa po yan doon nung nandun po kami, sir. So, ano totoo? Diyan kayo hinuli sa unahan o sa estasyon? Sa estasyon po. Pumayag na sumailalim sa polygraph test ang mag-amang Vicente at ang mga pulis na sangkot. Kung ang National Police Commission naman ang tatanungin, mali ang proseso ng paghain ng search warrant ng Bulacan Pulis sa kasong ito. Dapat, naladala nila yung uniformadong PNP officer at yun ang pagsasarap nila. Attorney Alberto Bernardo. O yan, nagsasalita mga kaibigan na si Attorney Alberto Bernardo. Yung purpose nila, hindi sila yung mag-a-arrest. Dapat merong arresting officer talaga na nakasuot ng uniforme at merong body-worn camera. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Oh, yan mga kaibigan, yan ang nagtitrending ngayon sa Pilipinas. News 5, manood lang ng poll na poll na talagang maaaliw kayo. Dahil nga itong mga viral video sa ng News 5 ay talagang real na real, mga kaibigan. Okay, police ng Pilipinas ay ginisa. Ha? Police Pandi Bulacan, ginisa sa pandinig sa Senado. Okay, yan ang laging nagte-trending ngayon. Na kayo na, ang bahala mag-comment kung ano ang masasabi nyo. O, ulitin natin, oh. O, ayan, oh. Sa sunod na kuha ng CCTV, nagkaroon ng komosyon ng isa sa mga lalaki at si Rodelio na nakahubad. Nahagip din sa CCTV ang isang nakabonet na galing sa bubong ng bahay. Ilang saglit lang, muling nagkagulo. Isang nakapulang t-shirt naman ang sinapak ng nakabonet. Naku, sinapak? Ay, ibig sabihin may sinapak na nakabonet. Eh di, sinapak ng pulis. Sinapak ng pulis, oh. Kita sa video. Oh, continue lang. Ang mga sumugod at nanapak na ang mga babae o yung mga ano nandun din. Lalaki sa video, pulis pala. Nako. Sa pagdinig sa Senado, isinumbong ni Rodelio ang illegal na pag-aresto sa kanya at sa kanya mga anak ng mga pulis sa video. Nako naman, talaga naman. Okay, alright mga kaibigan, maikli lang ito at puputulin ko na ano masasabi nyo. Dito sa Police Pilipinas, sa Pandibulacan, ginisa sa pandinig sa Senado. Okay, ang ganito na lang. Inulit ko. Reaction video lang ito. Dito siya nagtitrending ngayon. Okay, subscribe. Thank you. Bye-bye.